kadayo. Kamusta po kayo? Ito muli ang inyong kadayuhan. At for today's vlog, mga kadayo, magluluto ako ng aking original na fish in oven. Okay, mga kadayo, at mamaya explain ko sa inyo ang gagamitin natin. At bago yan, mga kadayo, at meron tayong special shoutout. Shoutout po kay Ate Nel Pastrana Tobiano, ang aking masugid na supporters. Maraming supporter. Maraming maraming salamat po, Ate Nel, sa patuloy mong pagsuporta sa aking mga video. At shoutout po sa lahat ng aking mga supporters. Marami na po tayo ngayon. Nasa 1,200 plus na subscribers na po tayo. And still counting, mga kadayo. So, magluto na tayo, mga kadayo. Samahan niyo na ako. Tara na. Mga kadayo, ngayon pakikita ko naman ang ingredients ng ating lulutuin. Okay, unang-una. Ayan, meron akong dalawang branzino. Yan ang tawag sa Italia, branzino. Sa English, sea bass. Pero sa atin, parang ano siya, yung bangus. Ayan, oh. Kamukha siya ng bangus. Okay, ito pa yung mga ibang ingredients. Meron tayong limone, lemon. Pwede rin kalamansi, mga kadayo. So, buong lemon siya, ginayat ko siya. Okay, meron din tayong dalawang pirasong bawang. Celery. Yung puno ng celery ang gagamitin natin, mga kadayo. At meron din tayong luya. Dinikdik ko ng konti ang luya natin at dinamihan ko para ika nga mawala ang lansa. Meron tayong paminta na durog. Isang tablespoon. Meron tayong olive oil. Lalagyan din natin siya ng olive oil. At yung ating iodized salt, isang tablespoon din. At mga kadayo, naglalagay din ako nito para additional aroma, sabi nga. Ayan. So, yan yung complete ingredients ng ating lulutuin na fish in oven. Ayan. May original recipe yan, mga kadayo. Tapos, aside from that, kadayo, meron ako gagawa ko ng side dish na cucumber. Ayan. Ang pantitimpla ko dyan ay yung ginagawa namin sa Pampanga. Lalagyan namin ng suka, konting tubig, asin, asukal, at saka paminta. Okay, mga kadayo, ipiprepare na natin ang ating lulutuing branzino, no? Ito siya. So, ilalagay na natin dito. At kung mapapansin nyo pala, mga kadayo, naglagay ako ng foil para pag inugasan natin later, hindi sa mahirap ugasan. So, i-prepare na natin ating branzino. Okay. Unang-una, mga kadayo, ilalagay natin ang ating olive oil. Lalagyan natin ng konti sa loob. Okay. Tsaka yung isa. Okay. Sunod, mga kadayo, ilalagay natin ito. Lagyan muna natin ang asin. Budbudan natin ang asin. Tapos, yung ating paminta. Okay. Tapos, yung ating bawang. Tag-isa. Ayan, para ating kapatid, sabi nga. Tapos, yung ating luya. Lagyan natin sa loob. Okay, dalawang luya. Okay. Tapos, ilagyan natin ang ating celery.
Lagyan natin yan sa loob, mga kadayo. Kawawa naman ang ating isda. Patay na. Sinasaksak pa rin natin. Joke lang. Para pag-ibig lang na sinasaksak. Ayan. Tapos, lagyan din natin itong nasabi na sinasabi kong additional recipe. Okay. At yung ating limone o yung ating lemon. Lagyan din natin niya. Okay. Saka dito. At isa din, sinyap ko siya mga kadayo na dalawa. Isa din dito sa may hasang. Okay. Okay, ayusin na natin ngayon. Tapos lalagyan natin ng tagisa dito sa unahan. Parang hindi pantay, meron isa doon. Okay lang 'yan. Importante meron silang pareho. Tapos, mga kadayo, lalagyan pa rin natin siya ng olive oil, ano? Dito lang sa ibabaw. Yan, papatakan natin siya ng olive oil. Okay. Isa rin. Tapos pala, mga kadayo, habang piniprepare natin ito, i-preheat na natin yung, o naka-preheat na yung ating gagamiting oven at least 5 minutes, ano? So tara mga kadayo, ilagay na natin sa oven. So, naka 5 minutes na tayo at bago natin ilagay, bali ang temperature natin ay 180 degrees at ang oras natin ay isang oras at ang kanyang init ay up and down. So para mas maluto talaga siya. Okay? Buksan na natin ang ating oven. Ayan. Lagay natin sa gitna, mga kadayo. Ayan. Okay. Pakipokus po para malaman natin, mga kadayo, na nasa loob na. Ayan, okay. Sasarado na natin, mga kadayo. And then after 30 minutes, saka natin siya titignan kasi kailangan natin siyang baliktarin. Update ko kayo mamaya, mga kadayo. Salamat. Mga kadayo, naka 30 minutes na tayo. Babaliktarin na naman natin siya. Take note lang mga kadayo, dahil pag binuksan natin itong oven, mainit. So, huwag muna natin itutok ng agad-agad yung mukha natin. Baka pati yung mukha natin ay maluto. Joke lang. So, bali, ganito lang. Buksan muna siya. Yung pag sumingaw ng init, pwede na natin siyang buksan. Okay? Mainit siya. Wala pala akong ano. Yung paddle, mga kadayo. Ayan. Babaliktarin natin siya. Tanggalin mo natin ito dahil mamaya. Lagay natin sa taas. Dumikit. Ano man. Sarap niya. Parik. Dumikit pa. Okay. Tanggalin natin siya. Muna. Ayun. Tapos, ibalik natin itong mga yan lemon, mga kadayo. Yan. Yun. Okay, mga kadayo, another 30 minutes, luto na yan. Ayan, mga kadayo, ang ating final product. Tamang luto lang siya, mga kadayo. Napakasarap nito. Tapos mga kadayo, simple lang din ang aking sausawan. Ayan siya mga kadayo. Bali, gumawa lang ako ng kalamansi. Lagyan ko ng kalamansi at saka toyo. Simple lang. Pero nasa inyo din kung gusto nyong lagyan ng manghang o yung sili,
nasa inyo din na yun, mga kadayo. So, depende sa inyong panlasa. And at the same time, presenting mga kadayo, presenting ang aking side dish. Ayan. Hiniwa ko yung cucumber kanina, cucumber. Ayan. Pipino. Tapos nilagyan ko lang siya ng, ulitin ko lang, yung suka, konting tubig, paminta, asin, at saka asukal. Yan, yan ang magiging side dish natin. So, napakasarap niya mga kadayo. Okay mga kadayo, kain na po tayo. Mga kadayo, natapos na naman ang ating isang episode ng ating pagluluto. At subukan niyo mga kadayo, napakasarap nito. At bago po tayo magbukas, shoutout po muli sa ating sa aking mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa inyong kadayuhan. At stay safe po. Stay healthy. At God bless us all, mga kadayo. Hanggang sa muli po at suportahan niyo po ako muli. Maraming maraming salamat po.